Senador Bato Dela Rosa, kukuwestiyunin kung magsusumite ang Senado sa International Criminal Court ng transcript ng pagdinig sa war on drugs. Kaugnay yan sa sinabi ni Senate President Chis Escudero na hindi mangingimi ang Senado na i-certify ang transcript basta't may dahilan. Giit ni Dela Rosa na dating PNP chief noong Administrasyong Duterte, malinaw ang posisyon ng Malacanang na hindi nito kinikilala ang jurisdiction ng ICC. Giving in to their request is tantamount to recognizing the jurisdiction. O kung mag-submit siya, I will try to question him. Why are you submitting to ICC? In fact, we do not recognize the jurisdiction of ICC. Tumangging magkomento si Escudero. Kampo ni dismissed Bambantarlac Mayor Alice Go, ipinababasura ang mga reklamong perjury at pamimeke umano ng notaryo laban sa kanya. Kaugnay yan sa inihain niyang counter-affidavit para sa kasong qualified human trafficking noong Agosto kahit na sa ibang bansa na siya. Dumating si Go sa DOJ para sa preliminary investigation pero tumangging magbigay ng pahayag. Pero giit ng abogado niya, una-una, wala man siya dito eh. Paano anong participation niya doon sa notarization na yun? Hindi naman porke inutusan mo eh, yun na yung kaso mo doon, di ba? Kasi ang kailangan dyan, yung act talaga na nag-falsify ka ng notarization mo. Nakadetain pa rin si Go sa Pasig City Jail Female Dormitory. Inflation o pagmahal ng mga produkto at serbisyo sa bansa bumilis nitong Oktubre. Ayon sa Philippine Statistics Authority, mula sa 1.9% noong Setyembre, umakyat sa 2.3% ang inflation rate noong Oktubre. Isa sa pangunahing nakaapekto riyan ang presyo ng pagkain, partikular ng bigas. Ayon sa National Economic and Development Authority o NEDA, nakaapekto sa supply chain ng pagkain ang mga nagdaang bagyo gaya ng Bagyong Christine. Nasa 3.3% anila ang national average inflation rate sa ngayon, kaya pasok pa rin daw sa target ng gobyerno na 2-4%. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, ang inyong saksi.